Hi everyone, I'm back with another video tutorial and this time about TTI registration naman yung gagawin natin. Para sa unang step, pumunta kayo sa Chrome tapos i-type niyo yung official website ng DTI or pwede niyo rin namang i-click yung link na ilalagay ko sa caption. After that, scroll niyo sa pataas tapos click niyo lang yung I agree. Pagkatapos nun ay kailangan niyo lang sagutan ang owner's information. Lagi niyong i-double check o i-make sure na tama yung mga information na ilalagay niyo. Lagi nyo ding siguraduhin na tama yung mga spelling para hindi na kayo mahirapan later on. After nyo masugutan yung first part ng registration, itap nyo lang yung next. Then, proceed. Dito naman sa part na to is more on the information of your business. So, yung business scope, nakadepende to sa location ng business ninyo. Kung halimbawa, meron kayong mga offices or branches sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas, so dito nyo yun pipiliin. So, kung halimbawa yung business ninyo ay nasa isang lugar lang, katulad ng sari-sari store, so ang pipiliin nyo lang is yung barangay. Dito naman sa part na to, isi-select nyo lang yung pinaka-location ng business ninyo, like yung region, city, municipality, and yung province. So, next naman ninyong ilalagay is yung dominant name or yung pinakapangalan ng business ninyo. Para sa business name descriptor, ilalagay nyo lang kung anong klase siya or anong uri siya ng negosyo. Tulad ng sa akin, fashion shop yung nilagay ko since it's about selling clothes and ukay. Next thing to do is to wait na ma-validate yung business name na pre-propose nyo. Once okay na yung name na pre-propose nyo, pwede nyo nang itap yung next. So once again, double check nyo yung information na nilagay ninyo before you proceed. After nyang ma-process, ay bibigyan kayo ng reference code na kailangan yung screenshot. Pagkatapos nun, ay itap nyo lang yung continue. Pagkatapos, ay kailangan nyo ulit ilagay yung business address at yung contact information ng business ninyo. Pagkatapos yung mailagay yung ibang information, itap nyo lang yung next. After that, makikita nyo ulit yung business name registration summary ninyo and then tap nyo lang ulit yung next. And then tap confirm and proceed. Scroll nyo lang pataas yung undertaking and then tap proceed. So next na makikita nyo is yung payment details. Dito nyo sa baba makikita yung payment method na kung saan pwede kayong mamili kung saan kayo magbabayad. Para sa akin, mas okay kung GCash kasi mas madaling i-process yung payment ninyo. So before kayo mag-proceed sa payment, make sure nyo na may laman ng exact amount yung GCash ninyo. So once you tap proceed to payment, automatic siyang mapupunta sa GCash ninyo and all you have to do is to tap next. Pagkatapos yung magbayad ay i-check nyo yung email ninyo dahil doon nila isa-send yung DTI certificate ninyo and yung resibo ng business ninyo. Ganito nga pala yung sample ng DTI certificate. So, ito yung sarili kong certificate dahil nag-register ako ng business ko last 2020. Ganito naman yung sample ng official receipt ng DTI. Once ma-receive nyo to sa email ninyo, ay kailangan nyo itong ipaprint at i-display sa mga store ninyo. So, that would be all. If you have questions, feel free to leave a comment and then share nyo na rin and like this video and then follow us for more. Thank you. Bye.